Iniulat na agresibo umanong kinumpronta ng Philippine Coast Guard ang dose-dose ng mga Chinese fishing vessel na kasalukuyan nakaangkla malapit sa Pag-asa Island at sinabi sa report na binalaan umano ng PCG ang mga ito. Isa-isa umanong nilapitan ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese fishing vessel at sinabihan ang mga ito na umalis dahil ang isla ay pagmamay-ari ng Pilipinas at ilegal ang kanilang pananatili at presensya sa lugar. Sinabi ng PCG na isang People's Liberation Army Navy vessel, isang China Coast Guard vessel at hindi bababa sa 42 pinaghihinalaan China Maritime Militia vessel ang nakita sa paligid ng Pag-asa Island na may layong 4-8 nautical miles mula sa nasabing isla. Iniulat ito matapos inakusahan ng Pilipinas ang China sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ng destabilisasyon sa kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga militia vessel upang igiit ng komunistang bansa ang pag-aangkin nito sa lugar. Sa isang public briefing, nanawagan ang tagapagsalita ng DFA na si Teresita Daza sa komunistang bansa na tigilan na ang ganitong uri ng mga aksyon habang nagpahayag naman ng seryosong pagkabahala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presensya ng mga Chinese vessel. Sinabi ni Daza na si Pangulong Marcos na mismo ang tumawag ng pansin at nagpahayag ng seryosong pagkabahala tungkol sa pagtaas ng frequency at intensity ng mga ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya ang DFA ay nananawagan sa Beijing na tigilan kaagad ang mga aksyon nito. Naghain na ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng pagpapadala nito ng mga Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Nakipag-ugnayan naman ang media sa Chinese Embassy sa Manila ngunit hindi pa ito nagbigay ng anumang komento. Sa gitna ng pagtaas ng tensyon, inihayag ng Philippine Coast Guard noong manakarang araw na mas pinalakas nito ang kanilang presensya at operasyon sa West Philippine Sea alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng PCG na ipinadala ni Commandant Admiral Artemio Abo ang isa sa pinakamalaking maritime asset ng Philippine Coast Guard Fleet na BRP Teresa Magbanwa sa Kalayaan Island Group. Ayon kay Daza, may kabuuang 9 na diplomatikong protesta ang inihain ng Department of Foreign Affairs laban sa China ngayong taon at idinagdag niya na noong 2022, halos 200 diplomatic protest ang inihain ng kanilang ahensya laban sa komunistang bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinundan umano ang isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan na nasabing Philippine warship ang CCG. Ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyang nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang magbigay ng suporta at seguridad sa mga tauhan ng sandatahang lakas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre nang bigla umano nitong namataan ang isang barko ng CCG. Agad umanong naglabas ng radio challenge ang BRP Bonifacio ngunit pumuwelta naman ang Chinese Coast Guard at sinabi na dapat umalis ang nasabing warship sa lugar dahil illegal umano itong pumasok sa teritoryo ng China. Ngunit nanindigan ang mga personnel ng BRP Andres Bonifacio at nilapitan ang barko ng Chinese Coast Guard. Hindi naman pumalag ang mga Chinese at dahan-dahan umanong lumayo ang nasabing vessel sa lugar. Iniulat ito ilang araw matapos isang People's Liberation Army Navy vessel at isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5203
ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Island kasama ang 42 pinaghihinalaang mga Chinese Maritime Militia. Sa isang pahayag, sinabi ng PCG na sinusubaybayan ng mga tauhan nito na nakatalaga sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese vessel na may estimated na distansya na humigit kumulang 4-8 nautical miles mula sa Pag-asa at malinaw na nasa loob ang mga ito sa 12 nautical mile territorial sea na nasabing land feature. Idinagdag ng ahensya na naobserbahan nito ng nasabing PLA Navy at CCG vessel ay nag-o-operate at paulit-ulit na umiikot sa Pag-asa Island na may distansyang 4-8 nautical miles lamang. 14 na hinihinalang Chinese Maritime Militia vessel ang nakaangkla sa paligid ng Pag-asa K3 na may estimated na distansya na 4 nautical miles sa kanluran ng nasabing isla, habang 28 iba pa ang binabantayan sa paligid ng Pag-asa K4 ayon sa PCG. Ang Pag-asa Island ay ang pinakamalaking land feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing pamunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan at tahanan ito ng higit sa 400 lokal na residente, kabilang ang humigit kumulang 70 bata kasama ang military, law enforcement at civilian government personnel. Sinabi ng PCG na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 South China Sea Arbitral Award, ang naobserbahang lokasyon ng mga Chinese vessel ay nasa loob ng 12 nautical mile territorial sea na nasabing isla.